Alam nyo ba na isa rin ako sa mga malakas ang kutob na baka nga si Celeste Cortesi ang the next Miss Universe and the fifth for the Philippines? Pero I'm already happy kapag runner-up ang nakuha ni Celeste, first or second runner-up. Happy na ako doon, bonus na lang yung crown. It's because naniniwala talaga ako sa kasabihan na kapag nag-o-over-expect ka, mahirap talagang masaktan. Kaya pag-uusapan natin dito ang limang reasons kung bakit huwag tayong mag-over-expect sa placement ni Celeste Cortesi for Miss Universe 2022. Kaya let's begin with the first reason. And ito ay para maiwasan ang ugaling kanal. So, ito yung ugali ng mga pageant fans na nagyayabang sa mga ibang pageant pages na owned by foreign pageant fans. One example is that nagpo-post sila declaring na Celeste Cortesi is already the winner, strongest candidate, yung mga ganun, or powerhouse of Asia, mga ganun. Nagiging hindi na comfortable yung mga foreign pageant fans. That's why nagkakaroon tayo ng negative impression. Kasi nga, itong mga ugaling kanal ang nagpapasimuno sa lahat. Number two is contentment. Ito kasi yung ugali na kapag kung ano yung meron sa'yo, happy ka na. Alam mo yon, hindi yung naghahangad ka pa ng bagay na medyo imposibleng ma-achieve. So, in the case of Celeste Cortesi, it's important na huwag tayong masyadong mag-over-expect. It's because dapat happy na tayo kapag runner-up yung nakuha niyang placement. And bonus na yun para sa akin kapag runner-up. Happy na ako kapag nasa semi-finalist siya kasi nga continuous ang ating placement streak. Bonus na lang din kung mananalo siya as Miss Universe this year. Kaya madali ka talagang makapag-move on kapag hindi ka nag-over-expect. The third reason is, hindi lang si Celeste Cortesi ang malakas. Meron din sina Colombia, Venezuela, Mexico, ayan, Peru, USA, di ba, ang dami. Thailand, Nigeria, South Africa, Italy, o si Vietnam, di ba? Kaya huwag tayong masyadong over-focused kay Celeste because these other countries are also doing well. Nakapag-training sila, magaganda sila, matataas din ang IQ. Kaya overall package din ang mga kalaban ni Celeste Cortesi for Miss Universe. Kaya syempre, huwag na huwag mag-over-expect. The fourth reason is the sudden and unavoidable incidents. So, ito yung mga pwede natin sabihin na health hazards na pwedeng mangyari sa isang tao. And talagang malas kapag nasa competition yung affected na isang tao, lalong-lalo na kapag apektado ang kanyang physical, emotional, and mental well-being na hindi mag-fully function sa competition, o diba? And then, mga accidents. It's because pwede sa technical error or human error. Tapos, yung mga environmental factors such as mga natural disasters na talagang it's very unpredictable. Kaya, yes, anything can happen, but sana naman huwag itong mangyari sa competition ng Miss Universe. Fifth naman is para makapag-move on tayo agad. The reason why is that kapag nag-over-expect kasi ang isang tao, parang nagkakaroon na siya ng trauma na hindi siya talaga makapag-move sa next level. Kumbaga, lagi niyang binabalik-balikan kung ano yung parang experience na hindi niya makalimutan. Dahil nga, masyado siyang nag-dedicate na hindi siya nagtira ng love para sa kanyang sarili or hindi man lang siya nag-isip na i-accept yung situation for better or for worse. Kaya mas maganda talaga na very low-key tayo. And dapat wag nating ibuhos yung ating expectations para hindi tayo masaktan sa huli. Katulad ng expectations mo sa taong inaakala mo na babalikan ka niya. Pero yun pala, hindi mo alam or hindi ka aware na meron na pala siyang iba. Yung boyfriend mo, meron din pala siyang boyfriend na iba at baka tatlo pa ang boyfriend ng boyfriend mo. So, syempre, parang feeling mo, alam mo yon, biglang nabagsakan ka talaga ng maraming beses. So, ganun ang magiging feeling kapag nag-o-over-expect ka. Kaya I hope
nakarelate ka dito sa ating discussion and sana may natutunan kayo dito. So, that's it, ladies and gentlemen. Thank you and more pageant updates to come.